This summer, love is in the air. Kaya kung ready ka na for a fresh start, there is always hope for new love. Dito sa Hope, iship natin ang tatlong single but hopeless romantics para sa Ultimate Summer Love Special. Hi! Ako nga pala si Jadessa. Single! Kaya nga, ayun, nandito ako. So, ang hanap, naghahanap pala ako ng makakasama ko, ng totoo, yung may level ha. Kasi, ang last na naging lalaki, lalaki! Naging lalaki ko, wala kaming level. Naghahanap ako ng isang lalaki na hindi nagsusugal, hindi babaero, sa katawan, pwede na rin mga daddy look. So, ayun. Tapos, yung bibigyan ako kahit papano ng oras, gusto ko rin sa lalaki yung business-minded. Tapos, bigyan din ako ng kahit sobrang busy niya, bibigyan niya ako ng time, kaya niya akong dalhin sa dagat. Tsaka mahilig kasi ako mag-hiking, maligo sa dagat. Kahit hindi ako marunong mag-swimming. So mahilig ako magpunta doon. Tsaka adventurous ako na babae. Gusto ko mala-adventure kami. Hindi yung mala-adventure na walang level. Gusto ko may level. Yung ganon, alam niyo yon. And now, let's meet the hopefuls. Hello, ako si Patrick Lloyd, 27 years old. Si Jodessa, na-meet ko na yan way back 2017. Nakakatuwa siya, tapos nagva-vlog siya noon eh, nung nasama niya ako sa vlog niya. Kinakilala ko ng isang kaibigan sa kanya, tapos ayun, nakakatuwa kasi nung una talaga, nahiya ako. Actually, ang ideal girl ko kasi sa isang babae, nakuha ni Jodessa eh. Yung friendly, jolly, alam mo yung mapapasaya niya kahit sino. Tapos ayun, nakuha niya yung loob ko, tapos masipag pa. Kasi nagtatrabaho, nagra-racket. Alos lahat na ata nasa kanya na, maganda pa. Ang lamang ko sa ibang mga lalaki, responsible ako, inaayos ko yung buhay ko. Kasi bakit mo nga naman inaayos yung sarili mong buhay, di ba? Para magkaroon ng maayos na pamilya. Ang pagmamahal ko kasi tapat eh. Feeling ko 100% kaya kong ibigay yun pagka nandun ako sa pagkakataon na nandyan na yung tamang tao para sa akin. Ako nga pala si James, 23 years old, at sumali ako dito para mag-explore and makilala ko ang babae na para sa akin. Sa mga past relationship ko kasi, hindi siya naging maganda eh. Dahil minsan nagde-demand sila, kulang daw ako sa time, and hindi nila alam, nag-work ako, rumaraket. And gusto ko na mahanap yung babae na kaya akong intindihin. Ang hinahanap ko sa babae sa physical aspects ay gusto ko yung matangkad, syempre matangkad din ako. And kahit di naman masyado kagandahan, basta mabait, at saka maintindihan ako at gusto ko yung mapagmahal. Yun yung gusto kong hanapin sa babae. One girl, two handsome boys. Ang connection na nabuo ngayong summer, pwede kayang tumuloy to forever? Handa ka na bang ma-inlove ngayong summer? Hindi? Oo, pwede? Ewan. Ating hopeless romantic na searcher ngayon ay taga Davao. Isa siyang business owner, model, at na-feature na rin. Like me! Na-feature na rin sa Playboy Playmate. Ikaw? Yeah. Oh, siya yung bunny. No 2021, let's all welcome Jodessa De Los Santos. Jodessa! Hoy! Ay! Oh! Jodessa. Hi, Jodessa. Oh, you're so pretty. Si Jodessa parang yung mga ano, kakampi sa Kill Bill o yung sa James Bond, yes. No? Oo. Pwede yung pang Hollywood yung ganda niya. Pero ikaw ba, Jodessa, is handa ka na bang umibig? Sobrang handa na. Gaano ka nakatagal single yan? Mag-seven? Seven years? 7 years. Tagal. Tagal ah. Alam mo, kung ganito ako, siguro oras lang. Bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend for 7 years? Siguro kasi, focus ako. Pero kahit sa 7 years na yon na wala akong naging jowa, meron namang walang mga level. Tsara. Mga landian. Meron namang kalit. Siyempre, hindi tayo pwede mag-zero. Hindi na napupush through. Tama. Ano yung dahilan? Bakit ang tagal mong single? Ayun, focus ako muna sa career ko. And then, mahirap kasi makipag in relationship na parang hindi ka stable. Gusto ko kasi okay ako para pag na meron akong naging karelasyon, at least hindi magiging toxic yung relation namin. Kasi ano kay okay ka. Okay ka na. And then, oo. Pero ilan taon ka na ba, if you don't mind?
28. Pero sa 28, talagang staple ka na. Sandali ah. Alex, siya yung guest. Siya yung nakaupo. Ikaw yung nakaupo eh. Masakit kasi ng likod ko. Umalis ka nga nga dyan. 35 na ako, so pasensya ko na. Well, thank you so much, Judessa. Mukhang handang-handa na si Judessa. Laban na laban na, kaya maririnig na natin ang boses ng mga hopefuls. Hopeful number one, paso. Aking sinta, ano bang meron sa'yo? Hello, hopeful number one, kamusta? Okay lang po, kamusta? Kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyo. Ay, tiga Marikina po ako, property specialist. And nagpa-part-time rin po as an artist din, cameo actor ganyan. Pero marakit-rakit, so raketero. Ay talaga. Tanong ko lang, anong type mo sa isang girl? Simple lang, gusto ko yung ano, yung mauunawaan ako sa lahat ng bagay. Nauunawaan kita. Ano ba? Gusto ko, hindi kasi ako mapili sa itsura, gusto ko lang talaga yung understanding, yung tapat. Is that me? Yung basta nandiyan lang palagi para sa akin. At the same time, ganun din ako sa kanya. Kailan yung huli-huling girlfriend mo? Last year, actually. Ah, ito lang. 1 year. Anong nangyari? Ba't kayo nagkahiwala? Misunderstanding, tapos may mga bagay nang nagwala na ng peace of mind sa isa't isa, tapos trust issues. So, mas maigi na lang na mag-separate nung ways. Ay, talaga. Ikaw ba, ano bang edge mo para piliin ka ni Judessa? Na-enjoy ko na lahat ng mga bagay na ginagawa ko sa buhay. Yung mga bagay na maling nagawa ko sa buhay is naging lesson na sa akin yun. Ito naman yung part ng buhay ko na maging seryoso naman. Ah. JD, yes. Ipakilala mo naman yung manok mo. Hopeful number two, let's go! Mahal kita, hindi ito bola. Wala na kaibang kaibang forma din to, ha? Ang tangkad mo naman. Kamusta ka, bro? Okay lang naman. Pakilala mo naman kay Judessa. Without saying your name, pakilala mo naman ang sarili mo sa amin. Hi, Judessa. Ako nga pala si Hopeful number 2 from Cabuyao, Laguna. Ang height ko ay 6'0" at ako ay isang model, social media influencer, and ako po ay sumasali ng pageants and ako ay live streamer. Wow, ang dami mong ginagawa. Pagdating naman sa babae, ano bang type mo sa isang girl? Ang type ko sa babae, gusto ko simple lang and gusto ko yung maintindihan ako and kalog, katulad ko. Gusto ko yung ka-vibes ko para wala kami pag-aawayan. Ilan na ba naging ex mo? Ang naging ex ko ay 2 lang. Ano bang nangyari sa huling relationship mo? Misunderstanding and may mga bagay na ano, masyado pa siguro bata. Ganun. Hindi pa matured mag-isip, ganun. Ilan taon ka na ba ngayon? 23 years old. Okay, narinig na natin na ang mga boses nila Hopeful 1 and 2. It's time para alamin naman natin kung compatible nga sila. May 7 compatibility questions na itatanong si Judessa. Answerable ito by hindi, oo, pwede ewan, at pwedeng mag-explain. Judessa, simulan mo na ang 7 questions of Hope compatibility round. Ang situationship o affair na walang label ay para sa taong ginagawa mo lang safety net. Agree ka ba dito? Hindi, oo, pwede, ewan. Hopeful number one, hindi. Bakit hindi? Hindi kasi para sa akin yung paggamit mo ng isang label na, ay walang label, is parang yun yung disadvantages na parang parehas lang kayo nagkakaroon ng sakitan sa mga nangyayari. So, para sa akin, importante na alam nyo sa isa't isa kung anong meron sa inyong dalawa. Dapat, kung talagang gusto mo siya o gusto ka niya, dapat mapag-usapan nyo kung hanggang saan ba talaga yung relasyon na gusto nyong mangyari. Tama nga naman. Judessa, ikaw, anong... Hopeful to muna? Hopeful to number 2 pala. Hindi. Bakit naman hindi? Kasi, para sa akin, ang label ay pinakamahalaga. So, sa relationship, kailangan natin ng commitment and kailangan natin maging committed sa tao para magkaintindihan kayo and mas magkaroon kayo ng magandang ano, parang bonding yun. So, kaya hindi kasi importante din sa'yo na may label. Ayun, okay. Hindi. Judessa, ikaw? Kasi sa pagkakaintindi ko kasi sa tanong nung number one, kung
agree ka ba sa yung ganun, yung walang label? So ang sagot mo? Agree ako sa statement niya, so, pero ayoko ng ganun. Parang ganun. Gets ba yun? So, sino yung mas pareho niya? Oo, ang sagot niya. Oo. So, wala. Kasi, ay yung state, sana yung statement ang ano natin, pakinggan mabuti. Mm. Para tama yung sagot. Okay, yun. Sige. Okay. Anong next natin? Kaya mo bang makipagrelasyon sa taong hindi maganda o may kapangitan? Hindi? Oo? Pwede? Ewan. Hopeful number one, anong yung sagot? Oo. Kasi, hindi naman importante sa akin kung anong itsura ng isang tao eh. Ang importante, yung ugali, ang tamang partner para sa'yo, yung mauunawaan ka, makakasama mo hanggang sa anumang mangyari ng relasyon sa buhay niyo. So, hindi importante sa akin ang itsura. Kinikilig naman ako sa inyong kasagutan. Uy! Alam mo! Eto na, hopeful number two. Ang sagot mo ay... Oo. Oo. Bakit naman oo? Kasi para sa akin, ako, based on my experience, may mga nakadate naman ako na sabihin natin na average lang. Ako, di naman din ako kagwapuhan eh. Pero pag nakilala ko siya, do, mas gumaganda siya pag mabait siya. And sa boy naman natin, yung makakasama naman natin eh, sa bahay, dapat yung maintindihan tayo, hindi lang puro ganda na lang. Yun, para sa akin. Yun, kaya oo ang sagot ni hopeful number two. Si Jodessa naman, anong sagot mo? Ako ayoko makipagplastikan. Pero nasa ewan ako. Hindi ko naman inaano, parang binabody shame or inaano ko yung physical nila. Pero dito na lang ako sa ewan. Hindi, siguro kasi tama naman yun, di ba? Meron kasi talagang like at first sight. Hindi mo mapapamahal ang tao kung hindi mo siya like. So siguro, hindi naman porket sinabing pangit is pangit. Baka yung... Hindi mo lang siya, yung dapat attractive siya man lang sa paningin mo. Hindi bet, kumbaga. May standards. Diba, may standards siya. Okay, so wala na naman pareho. Number three natin, Judes. Number three. Kaya mo bang jowain ang ex ng best friend mo? Oo, hindi. Oo, pwede, ewan. Hopeful number one, ano ang yung kasagutan? Hindi, kasi katulad nung sa sarili ko, nire-respeto ko yung sarili ko. So dapat nire-respeto ko rin kung ano yung dapat kong ipakita sa isang tao. Lalo na sa best friend ko. So dapat respetuhin mo kung ano yung naging parte ng buhay niya. So hindi. Okay. Eto, hopeful number two. Hindi. Hindi? Bakit hindi? Kumbaga, respeto na lang sa kaibigan ko. And dami-dami pa naman babae dyan eh. Hindi lang naman nag-iisa yung babae sa mundo. So makakahanap ka rin ng iba pa na mas better. Ayun. Jodessa? Hindi din. Kasi tama yung sinabi ni number one. Parang kailangan nyo bigyan ng respeto yung isa't isa. Kasi bilang best friend, ikaw yung parang tatakbuhan niya sa mga nararamdaman mo. Yun. Kasi hindi ako. In fairness, pareho sila. Kaya sana wall up. Ay. Ito uy! Din, meron din. Uy! Oop. Boots and sneakers. Saan ka ngayon? Okay. Okay, sana... Fourth question mo. Naniniwala ka ba sa friends with benefits na walang halong emotions? Hindi, oo, pwede, ewan. Hindi. Kasi ako, ang tingin ko sa kaibigan lang eh. Hindi ko tinetake advantage yung feelings niya. Kahit man may nararamdaman sa'yo yung kaibigan mo. Pag kaibigan mo lang. Lumirespeto siya sa tao, lalo okay. Pagkaibigan niya. Hopeful number two, hindi. Hindi. Bakit naman hindi? Ayun, parang hindi lang masyado maganda tignan. Yun na, parang sa unang tanong, syempre dapat may label. Kumbaga, wag lang yung, parang hindi ka sigurado kasi makakasakit ka pa ng kapwa-tao mo. So ayun, para sa akin, hindi. Pero tanong ko lang, naranasan mo na ba to? From experience na ba to? Ay, hindi pa. Hindi pa. So, hindi mo talaga kakayanin? Hindi ko kaya. Okay. Fairness, hindi. Ah. JD, ikaw ang tatanungin namin na experience mo na ba yan? Hindi. Ako ba? Ay, curious ka kasi. Ikaw naman, Judessa. Hindi. Hindi ako naniniwala sa friends with benefits na walang emotions. Kasi ako, lagi ko naranasan yung ganun eh. Tsaka lang. Naranasan mo na? Huh? Yung friends with benefits, may emotion talaga. Hindi totoo na hindi ka magkakaroon ng emotion. Kasi lagi kayo magkasama. Yes. So anong nangyari? Ayun, nasaktan ako. Kasi nga may emotion. So ikaw na so, dapat wala talaga. Kailangan mong maglagay ng boundaries. As friends. As friends. Okay. Tama naman. So,
Pareho naman ata ang sagot, kaya sana wall up. Ito na. Nakikita na ang mga tadyang. Ay, hindi ba? Sa baba naman yun. Uy. Fifth question, Jadesa. Kaya mo bang makipagrelasyon sa isang taong mahilig mag-post ng sexy TikTok videos? Hindi, oo, pwede, ewan. Sagot mo? Pwede. Pwede kasi pwedeng oo, pwedeng hindi. Unang-una, hindi ko naman pagbabawalan yung karelasyon ko kung sa anumang nakasanayan niyang i-post or kung yun yung talagang makikita niya sa confidence niya sa sarili niya. Pero ang iniisip ko kasi palagi, yung maprotektahan yung taong mahal ko. So, mas iniisip ko na parang kung ano yung naipapakita ko sa kapartner ko, yun yung protektang maibibigay ko sa magiging anak ko. Hmm, yun ang kanyang kasagutan. Ayun. JD. Hopeful number two. Oo. Oo. Bakit naman? Sa akin, oo. Kasi kung ano yung gusto niya, support lang ako. Pero pwede ko naman siyang ano, protektahan ng ano. Kumbaga, hindi yung OA. And may tiwala naman ako sa kanya. And para, kung para sa kanya, body positivity yun, susupport ko siya. Yun. Ayun. Ikaw, Judessa. Parang parehas kami lang sagot ni number one. Pwede. No? Parang pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi sa TikTok kasi, merong mga work doon eh, like mag-affiliate. Ano ba yung tamang? Affiliate. Oo. Mga ganon, pwedeng doon mo maano. Pero kung hindi naman sa ganong paraan, gusto mo lang ibalandara yung ano mo dyan, parang sa akin ayoko. Balano. So parang same kami ng sagot ni number one. So sana wall up para kay hopeful number one. Ayun na. Sixth question. Ma-o-offend ka ba kung hiningian ka ng kadate mo ng medical proof na wala kang sakit or STD? Hindi, oo, pwede, ewan. Maganda ang kanyang katanungan. Oo. Ano ang sagot may mo? May COVID testing. Oo. Ano ang iyong kasagutan? Hindi, wala naman akong dapat katakutan eh. In fair confidence. Eto, tanungin natin si hopeful number two. Siyempre hindi. Hindi, bakit? Confident din ako and gusto mo samahan pa kita. Ikaw. Hindi rin ako ma-offend. Kasi wala naman din akong dapat ikatakot. Oh, for safety na rin yan. Para safe tayong lahat. Confidence is the key. So, dahil pareho ang sagot, sana wall up. Ayan na. Ay! Nakikita na yung mga kamay. Uy! Number seven. Kaya mo bang makipag-date sa isang overweight na babae? Tanong yan mismo ni Cicely. Ano ang iyong kasagutan? Oo, kaya ko naman. Wala, tulad nga nung sinabi kayo, wala sa itsura eh. Talaga wala kang pipiliin. Tsaka masarap kaya yung ano, ka-food body mo yung isang tao, di ba? Oh. Pero syempre, may limit kasi may limit daw. May ano pa rin sa tamang pagkain kasi baka may masobran, di ba? That concern ka dun sa partner mo. So dapat may limit. Tapos masarap pa kaya ka pang ano, ang overweight. Sweet naman. Hopeful number two? Sa akin, oo. Oo, bakit? Para sa akin, oo. Kasi mahilig din ako mag-workout eh. Pwede ko naman siya isama. Pwede ko siyang papayatin. Bilang partner, gusto kong matulungan siya na ma-boost yung confidence niya. Kaya oo ang sagot ni hopeful number two. Cora! Okay, Judessa. Ayun, oo din ako, kagaya kay number two na. Mahilig din kasi akong mag-gym. So, pwede naman kaming magsabay para ma-ano namin yung health namin and then kakainin kami ng mga healthy food. Ayun. So, si hopeful number two, pareho sila. Okay, so sana wall up. Uy! Ano nakikita so far, dito? Nakakalamang na si hopeful number one. Sa ating pagbabalik, 7 questions of hope, personal na. Bawal maglipat at magbabalik ang Tropang LOL. Pabalik ang hope, dito pa rin tayo sa Tropang LOL. Kanina nga ay lumamang na sa first round. Sino? Hopeful number one. Kaya naman, Judessa, handa ka na, simulan na natin ang 7 questions of hope, personal na. Okay. Nasa dating app ka ba like Tinder, Bumble? Sagot? Oo. Hopeful number hindi. Two. Hindi. Marami ka bang fina-follow na sexy girls or IG models sa Instagram mo? Hopeful number one? Hindi. Hindi. Hopeful number two? Hindi. Hindi. Next.
Nag-cheat ka na ba sa mga naging karelasyon mo? Be honest. Oo. Ay! Honest? Hopeful number two? Hindi. Hindi. Nagkarelasyon ka na ba sa isang trans o sa same sex? Hindi. Hindi, ikaw naman? Hindi. Sayang. Hindi. Nakipagrelasyon ka na ba sa babaeng ayaw ng magulang mo? Oo. Hindi. Nang ghost ka na ba pagkatapos may nangyari sa inyo ng isang babae? Hopeful number one? Hindi. Hindi. Hindi din. Ginastusan mo na ba ang mga naging jowa mo? Oo. Hopeful number one, oo. Ikaw? Oo. Oo din. At this point, may napupusuan ka na. Medyo. Para mas makapag-decide ka kung sino ang pipiliin mo, pakinggan mo muna ang hinanda nilang letter for you para i-convince ka na dapat sila ang piliin mo. Mauna kang magbasa, hopeful number one. Ang mas maganda siguro kung magharapan sila at hindi makita ang mukha. Kung ako ang pipiliin mo, ready ka na bang i-welcome ako sa buhay mo? Pero ngayon pa lang, welcome to my life. De, joke lang, joke lang. Gusto ko malaman mo na handa ako sa magiging kwentuhan natin. Andito ako para makinig. Gusto kong malaman mo ano ang hilig mo. Gusto kong malaman kung ano ang hilig mo. Ano ang mga ayaw at gusto mo. Gusto ko itang makilala ng lubusan. Sana ready ka rin sa mga biglaang lakad. Kasi ako yung tipo ng tao na very spontaneous. Minsan mas masaya kasi kung hindi pinaplano yung mga bagay-bagay. Pero ngayon pa lang, magsusorry na rin ako. Kasi may mga oras na baka hindi ako available. Kasi may sarili rin akong buhay na inaayos at tinutupad ko rin yung sariling pangarap ko. Walang pressure sa atin dalawa. Malaya ka gawin kung anong gusto mong gawin, kung ano yung makapagpasaya sa'yo, even if hindi ako yung part ng happiness na yon. So paano? Kwentuhan tayo soon para magkakilala pa tayo. Kwentuhan tayo soon. Oo, Judessa, anong reaction mo? Uy. Parang may naiisip lang ako na parang familiar. Familiar siya? Ako. Medyo familiar. Ako. Parang may mga ano na. Meron ka na ikita. Parang may mga memories. Uy! Sige nga, dito ka naman sa kabila natin. Ayan. Ito na, hopeful number two ang magbabasa ng letter niya to Jodessa. Go. Hi sa'yo, magandang binibini. Gusto ko lamang sabihin sa'yo na kahit di pa kita nasisilayan, ako'y labis na natutuwa. Boses mo'y kay gandang pakinggan at sa tingin ko'y ganun din, kabusila kang iyong kalooban. Hindi man ako kagwapuhan na tao, ngunit ang respeto ko sa'yo ay tapat at totoo. May papangako ko lamang sa'yo na kahit sa ang hamon na problema, ako'y nandyan. Kahit mahirap man ang iyong pinagdadaanan, ako'y nandito at pwede mong masandalan. Sa telebisyon na ito ay tayo pinagtagpo at nagbabakasakali na mas makilala ka pa ng husto at lalo na makasama ka sa mga bawat yugto. Huwag kang mag-alala, re-respetuhin ko ang iyong desisyon kung sino man ang pipiliin mo sa amin dalawa. Basta't ako'y nagagalak na ikaw ay makausap at makilala. Hiling ko lamang na matagpuan mo ang taong magpapasaya sa iyo ng sobra na makakasama mo hanggang sa pagtanda. Maraming salamat, Binibini. Ayun, ang lalim, Tagalog na Tagalog, ano? Makata. Anong masasabi mo naman dyan, Judessa? Parang maano yung mga sinasabi niya. Ano, parang? Parang nai-inlove ako. Nai-inlove ka? Agad. Okay, sige, tingnan natin. Ngayon ay pipili ka na, Judessa. Pero bago ka pumili, sabihin mo muna ang reason kung bakit mo siya napili bago natin i-reveal. Dito ka. Ano ba ang nagustuhan mo sa ating hopeful na napili mo? Unang-una yung hindi siya nag-cheat. Kasi wala namang perfect na lalaki. Pero sobrang importante kasi sa ating mga babae na yung lalaki talaga hindi nag-cheat. Loyal. Oh, kasi hindi lang basta loyal, faithful. Kasi ako, faithful din ako na babae. Kung ako ang naging jowa mo, sayong sayo lang ako. But parang may pinariringan ka dun sa kabilang side. Ay, wala naman. O, sige. At ngayon ay isisigaw mo na on national TV, sino ang iyong napili? Hopeful 1 or Hopeful 2? Hopeful number 2. Oh! Hopeful number 2. Bago natin i-reveal ang napili mo, ipapakilala muna natin ang hindi mo napili. Sana wall up.
Grabe naman. Ay, mukhang magkakilala sila. Magkatawanan. Magkatawanan? Magkakilala ba kayo? Lakas ang tawa mo ah. Magkakilala kayo? Magkakilala kami. Magkakilala ay, or sandali. Ex? Ano? Ito. Sabihin mo na. Ikaw ba yung niloko? Magkaibigan kami. Kailan yung naging close kayo noon? Matagal na, parang before pandemic pa. So, ilang years na kayo hindi nagkita? Hindi, parang hindi kami nagkita. So, parang one year pa lang. One year, no? Pero, mga two years. Nang hinayang ka ba? Hindi naman. Kasi, syempre, gusto ko ng panibagong ano naman. Kasi, naboboseshan ko siya. Tapos, yung letter niya, yung ganun, parang naano ko. So gusto ko, I want to meet new people. Parang ganang English yun. Yun. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Pupunta na tayo ngayon dito ito sa na. Iyong napili. Napili niya na to. Sana wall up. Ah! Hello! Pang Noel, palakpakan naman natin si James Pascual! Ano-ano mo si Papi? Uy, alam mo si James Pascual, pinapollow ko to sa TikTok. Ang dami si Kato. Oh, ang cute kasi niya eh. James, ang tangka ni James. James, ano height mo? 6 flat po. Anong masasabi mo kay Judessa, hopeful number 2, na ikaw ang pinili niya? Thank you kasi pinili mo ko and sana makabanding kita soon. And yung mga hilig mo naman, hilig ko rin. So sa tingin ko, magka-vibes tayo. Judessa, ano na-feel mo? Kasi matagal ko na rin siyang pinapanood sa TikTok. Pareha tayo! Ah! Alam! Oo, mag-aaway pa kayo. Hindi ka kasama dito. Wago sa usapan na. Hirap mo ka ba? Hindi, tsaka crush ko din kasi siya. Crush ko din siya. Oy, hindi ka kasama. Ay, pwede bang, kasi hindi nakita kanina ni Judessa yung abs mo. Baka naman pwedeng pasilip lang. Kaya yeah, makita ko man lang sa personal. Ayan na yung abs niya, Ay! Di ba sabi mo gusto mo yung abs? Kilig na kilig siya. Pero meron ka bang gustong, pinaplano na kung saan kayo magde-date? Saan mo ba siya dadalhin? Gusto ko kasi movie date or sa mga nature trip, mga ganun. Gusto mo pa yun? Anong gusto mo doon? Movie o nature? Nanonood ng movie while nasa nature. Ang hirap naman doon. Yung effort pa ng lalaki. Yung nasa nature kayo, tapos magdadala na yun. Netflix. Okay. Well, congratulations and good luck sa inyong dalawa. Thank you sa nakakakilig na game. T.Y., Janessa, and James. Thank you, guys. Mag-thank you. Good luck sa inyo, ha? Guys, thank you so much. Hoy! Hindi ka kasama dyan. Sorry. Alalayan mo naman si Judessa. Hoy! Ang sweet naman. Sweet naman. May the best man win. Hoy, follow mo din. Hindi nanalo ang F. Parang nanalo dito si Alex. Sa kakatambay mo dito sa gitna. Parang ikaw yung contestant dito.